yung nagsabi na siya po ay gumagamit ng marijuana at ng fentanyl, naninindigan ngayon na talaga daw pong addict si Pangulong Bongbong Marcos. Pero maniniwala ba kayo dito? Eh napakasinungaling po ng tao na ito. Ang tinutukoy ko po, walang iba kung hindi ito pong si Rodrigo Duterte. Nasaksakan po ng sinungaling. Sa press conference niya po kagabi, muli niya pong minura si Pangulong Bongbong Marcos. Pero natalakay na po natin yan kanina sa ating live streaming. Dito naman po sa re-reaction na nating video mula po sa For the First Couple, pinanindigan niya po na talaga daw pong adik ito pong si Pangulong Bongbong Marcos. At totoo daw po yung ipinakita sa kanya ng PDEA nung siya ay mayor pa. Pero alam nyo mga tolo, kung bubusisiin po ninyo ang mga sinasabi po nitong si Rodrigo Duterte, dito nyo po makikita kung paano niya ginagamit ang kanyang naging posisyon na Pangulo para impluensyahan ang mga ahensya na nasa ilalim ng kanyang pamamahala para isulong ang kanyang interes. Kasi siya mismo ang umaamin sa mga sinasabi niya. Hindi man direkta, pero ganun ang lumalabas. Kapag ka nireaksyonan na po natin mamaya ito, makukonclude po natin na ganun ang uri ng pamamahala nitong si Rodrigo Duterte. And that explains bakit ang mga kritiko nitong si Rodrigo Duterte sa panahon ng kanyang panunungkulan ay napapatahimik. Unang-una po diyan si Leila De Lima, isang talagang napaka-vocal na kritiko ng noon ay Duterte administration at isang senador. Ano ang ginawa ni Rodrigo Duterte? Pinagsasampahan po nila ng samut-saring kaso si Leila De Lima. Ano ang sinabi ngayon ng korte? Dalawa doon, acquitted na po siya. Wala daw siyang kasalanan ayon sa korte. Yung ikatlo, hindi pa tapos pero siya po ay pinayansa na. Pinayagan po ng korte despite na ang kaparusahan sa kanyang kinakaharap na kaso ay life imprisonment. Ibig sabihin lamang, sa paningin ng korte, mahina po ang ebidensya mahina po ang ebidensya ng prosecution laban po dito kay Leila De Lima. Para tuloy akong nakapentanil nito, naisip ko parang ganun magsalita si Rodrigo Duterte ah. Nak nang teting na yan. Pero siya lamang yung nakapentanil, hindi po tayo. Ako sa totoo lang, hindi po ako naninigarilyo. At bihirang-bihira po ako uminom ng alak, kaya hindi po ako adik. Pero si Rodrigo Duterte, uulitin ko lamang po sa inyo, umamin po ito na ito po'y gumagamit ng marijuana. Umamin po ito na siya po ay gumagamit ng fentanyl. Saka other than that, umamin po ito na siya po'y manyakis. Ano? Lahat-lahatin na natin ngayon. Balikan po natin yung pagiging manyakis nitong si Rodrigo Duterte. Sa isang talumpati niya sa panahon ng kanyang panunungkulan, sinabi nitong si Rodrigo Duterte nung binata siya, ang kanilang kasambahay ay kanyang pinasok sa kwarto at ito po ay kanyang binaboy. Ha? In-insert niya raw po yung kanyang daliri sa loob ng damit nito sa ibabang bahagi ng katawan ng babae at doon hinawakan niya daw po yung hindi niya dapat hawakan. At pagkatapos noon, lumabas daw po siya ng kwarto ng kasambahay nila at nagpunta sa CR at doon niya po tinapos yung kamanyakan niya. Maraming beses din po natin nakitang manyak itong pangulo na ito sa panahon ng kanyang panunungkulan. Napakaraming babae na kahit ayaw magpahalik, pilit na hinahalikan sa harapan ng publiko nitong si Rodrigo Duterte. Pero ang pinaka-war sa tao na ito, ito ay mamamatay tao. Inamin niya sa napakaraming pagkakataon na siya po ay nagpapapatay ng tao. At siya rin mismo pumapatay ng tao. At kung pagbabasihan din po natin ang sinabi nitong si Arturo Las Cañas, grabe, halimaw po ito. Monster ang tawag niya po rito kay Rodrigo Duterte. At ito daw po ang Lord of all drug lords sa Southern Philippines. Ngayon, dito po sa video na ito, siya po ay tinanong ng isang tinawag ng For the First Couple na Bitter Queen, hindi na Red Tag Queen. Wala tayong ibang tinutukoy dito kung hindi itong
si Lorraine Badoy. Napaka-bitter. Talagang ginagamit niya po ang sinasabing sentimiento daw po ng taong bayan para lamang palabasin na masama ang ating Pangulong Bongbong Marcos. In fact, sinabi niya pa po dito sa video na ito na kung nasa tamang pag-iisip para po ba itong si Pangulong Bongbong Marcos. Oy, Lorraine Badoy, kung meron mang nasa tamang pag-iisip, sigurado si Pangulong Bongbong Marcos yon. Pero kung meron mang mga baluktot ang pag-iisip, kayo yon. Ha? Panoorin po natin at reaksyonan po natin ang video na ito, mga tol. Yes, ma'am. My job, marami ako nakakapisap na marami silang gusto iparating sa'yo. Ordinary Filipino, si Marihiram. And so, magsisegue lang ako doon sa sinabi ni ma'am about Governor Ibahim. So, having been on the receiving end of this government's heavy-handedness, saka yung parang wala nang batas sa Pilipinas, parang sila na yung may-ari sa Pilipinas. Talaga. Ang pinupunto nila, particular yung gobernador po daw ng Davao del Norte. Sana tama yung lugar na nabanggit ko, no? Kasi ito daw ay hindi daw tamang preventively suspended ng Office of the President. Sa kasalukuyan kasi preventively suspended for 2 months ang gobernador doon. At siya po ay hinalinhan pansamantala ng vice-gobernador. Yun naman ang proseso. Ngayon, kung meron kayong question doon po sa naging desisyon ng Office of the President, dali nyo na lamang sa korte. Huwag nyong gamitin ang taong bayan dito. Walang kinalaman ang taong bayan sa pagkakasuspinde ng gobernador doon. Merong reklamo eh sa Office of the President. At tinugunan ng Office of the President yung reklamo, kaya preventively suspended siya. Ang pinupoint out kasi sa ibang bahagi ng interview ng press conference na ito, sinasabi nitong si Rodrigo Duterte, hindi daw po gumana yung due process. Kung sa tingin niyo hindi gumana ang due process diyan sa kaso na yan, dali nyo sa korte. Pero kung meron man lumabag sa due process, ikaw yon, Rodrigo Duterte. In particular, doon po sa pagbibigay ng amnestia ng Aquino administration kay dating Senador Antonio Trillanes. After 8 years, babawiin mo yung amnestia with concurrence of Congress na ibinigay kay Antonio Trillanes dahil lamang siya ay kritiko mo. Magpoproklama ka na ang amnestia na iginawad kay Antonio Trillanes ay wala ng bisa. Ano ang sinabi ng Korte Suprema? Sabi ng Korte Suprema, nilabag mo ang konstitusyon, partikular doon po sa Due Process and Equal Protection Clause. Bakit sa Equal Protection Clause? Eh, ang dami-dami nilang mga mutineer. Bakit si Antonio Trillanes lamang ang tinarget mo? Dapat lahat sila. Nilabag mo ang Due Process. Bakit? Eh yung double jeopardy na sinasabi, hindi mo kinilala eh. Ano ba ang nararapat para kay Antonio Trillanes? Hindi na mailagay sa ikalawang panganib para sa parehas na kaso. Pero dahil sa proklamasyon mo, binuhay nila yung kinalimutan na ng batas na kaso ni Trillanes. Dito hindi ko pinagtatanggol si Trillanes, mga tola. Gusto ko lang i-point out kung paano ginagamit ng matandang hukluban na ito ayon kay Ninyo Barsaga ang kanyang kapangyarihan bilang pangulo nung siya po ay nanunungkulan pa. Hindi mo nirespeto yung karapatan ni Antonio Trillanes to due process at double jeopardy. Hindi mo rin nirespeto yung karapatan niya particular doon sa tinatawag na ex post facto law. Kasi yun yung mga kadahilanan na sinasabi ng Korte Suprema eh. Kaya nila ibinasura yung proklamasyon na ginawa mo. In short, unconstitutional ang ginawa mo, Rodrigo Duterte. Unfortunately,
nailabas ng Korte Suprema yung desisyon, tapos na ang iyong panunungkulan. Pero kung nilabas sana ng Korte Suprema ngayon during your presidency, eh again, culpable violations of the Constitution pa rin yun. Ha? At naniniwala rin tayo na yung kaninang diniscuss po natin na gentleman's agreement, ayon nga rin dito kay Justice, dating Justice Antonio Carpio, ay culpable violation din po sa ating Constitution. Impeachable offense sana yung mga pinagagagawa mo, Rodrigo Duterte. Pero talakayin natin yan mamaya sa separate live streaming natin. Balik tayo rito po sa pagiging ampalaya nitong si Lorraine Badoy. Yan yung nararamdaman ng ordinary Filipino. Kahit ako, nung kami ay we were illegally and arbitrarily detained by the Martin Romualdez DEDCO. Walang illegal and arbitrary detention na ginawa sa inyo. Lahat yon nasa power ng Kongreso. You violate the rules na umiiral sa House of Representatives for repeatedly lying. Anong gusto ninyo? Hindi kayo i-contempt? Kung talagang illegal yon, matapos kayong palayain ng Kongreso, sana inakit nyo pa rin sa Korte Suprema. Kinwestiyon nyo. Sabagay, inakit yata nila, di ba? Wala pa lamang desisyon yung Korte Suprema. Pero parang moot and academic na kasi yon dahil nakalaya na sila eh. Pero wala po. Wala pong illegal and arbitrary detention na nangyari dyan kay Lorraine Badoy. Mga sinungaling kayo eh. Ikaw, ilang beses kang tinanong, paulit-ulit kang nagsisinungaling sa harapan ng mga kongresista. Ano gusto mong gawin sa iyo ng mga kongresista? Eh nandoon ka sa committee na nag-i-hear patungkol sa di umano'y paglabag sa prangkisa ng Swarasug Media Corporation under operating under the business name Sunshine Media International or SMNI. Paulit-ulit kayo nagsinungaling doon. Kaya nararapat lamang na kayo ay i-contempt at ikulong ng House of Representatives. Buti nga, naawa pa sa inyo dahil in the spirit of holiday or Christmas season, pinalaya kayo. Pero dapat hindi na nga kayo pinalaya para doon kayo nagpasko at nagbagong taon sana sa kulungan. Eh. Congress, and even the way they run the PCSO, it's just so shameless, so brazen, yung corruption. It's obscene. Yes, it's obscene, and yet it's so shameless. And saan ang corruption? Anak ka ng teting, sa panahon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte, napakatalamak ng korupsyon. Tapos kayo pa ang may ganang magsabi na may korupsyon sa kasalukuyang gobyerno. Saan banda? Eh kung iisa-isahin namin ang korupsyon sa panahon ni Rodrigo Duterte, napakarami. Ha? Baka 8 oras tayo mag-live streaming kung iisa-isahin natin at bubusisiin natin ang mga korupsyon sa panahon nitong si Rodrigo Duterte. Pero maraming beses na po yan natalakay sa iba't ibang mga programa ng mga vlogger. Kasama na po ang inyong lingkod doon. Tinalakay na po natin yan sa mga nakalipas na live streaming. Kaya balik po tayo rito. Korupsyon. Anak ko ng teting tong Lorraine Badoy na ito. And they keep doing it the way that they've done it with SMNI, not the way they have silenced the press. And we feel it, Mayor. It's so... Ang sakit-sakit masyado na, Mayor. And basically, ang sakit kasi hindi kayo napapaburan o yung mga interest ninyo hindi umaayon sa inyong mga kagustuhan. Yun lang yun. Ha? Palibasa, nasanay kayo sa 6 na taon na panunungkulan na ang mga interest ninyo laging nasusunod. Ang mga kapritsyo ninyo ang nasusunod. Tapos ngayon, ang batas ay para sa lahat. Walang mahirap, walang mayaman. Pupunahin nyo pa yung ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. Ngayon na nga lang nagkakaroon ng tamang proseso sa mga partikular sa paglabag sa batas. Yung mga nakagawa ng krimen. Diba? Eh, kung isa-isahin natin ngayon, si Gerald Bantag, siya ang itinuturo na nasa likod ng pagpapatay kay Percy Lapid base sa mga ebidensya. Oh. Eh kung panahon ni Rodrigo Duterte yun, sigurado, hindi makakasuhan si Gerald Bantag. Si Tevez,
ang Tagal nag-terrorize sa Negros Oriental. Lalong-lalo na sa panahon ni Rodrigo Duterte. Nakasuhan ba siya? Lumapit pa nga ang may bahay ng dating gobernador. Ngayon ay pumanaw na, pinatay nitong si Tevez, pinapatay na si Ruel de Gamo. Sa Duterte administrations, may napalaba siya? Wala. Kasi ganun kayo mag-tolerate. At mamaya, parang ganun ang tono nitong si Rodrigo Duterte. Tuloy natin ang sinasabi dito sa video na ito. What I want to ask you, Mayor, is ano ba yung, maybe you can educate us, ano ba yung recourse namin dito? Kasi this president, no, is he's ignoring the clamor of the people, for instance, of a drug test. Naku nang tetin yung clamor ba ng people yan? Ang clamor ng people, yung West Philippine Sea issue na hindi ini-ignore ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang ingay ng mga tao ngayon about sa 51 billion pesos na ibinigay ng Duterte administration sa First District ng City of Davao. Yung 125 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President. Yung mga ghost employees di umano, partikular sa Davao at ngayon sa Department of Education. Yan ang totoong clamor ng tao. Hindi itong sinasabi ninyong drugs. Clamor nyo lamang yan. Naratibo nyo lamang para palabasin na masama ang Pangulong Bongbong Marcos. Sinong maniniwala sa inyo? Halos wala, kayo-kayo lamang na mga DD sheets. When the documents, there are proofs, and there's that outcry, no? And then he's hurtling us towards the precipice of war. Nasa tamang pag-iisip pa ba itong taong ito? Alam mo, ma'am, ako una yung nagsabi. Dito ah, tingnan nyo kung gaano kasinungaling si Rodrigo Duterte at kung paano niya inabuso ang kanyang pamamahala bilang pangulo. Lumalabas sa kanyang bibig mismo eh. Ha? Na kapag ka ikaw pangulo, dapat ikaw ang masunod sa lahat ng ahensya ng gobyerno gobyerno na iyong pinamumunuan. Masusunod ka basta tama. Okay 'yon. Pero yung mali, hindi na dapat 'yon. Pero dito kay Rodrigo Duterte, sa tingin ko, kahit mali, okay lang sa kanya. Basta siya ang masusunod. Na drug addict siya. Hindi naman ako nag-iimbento ng istorya. Pero yung mga PDEA reports nila ngayon na sinasabi na totoo, na hindi totoo, natural yan, ma'am, kasi panahon ni Marcos. Nak ng teteng, ganun ba yon? Kapag ka mali, dahil panahon mo, okay lang. Kaya pala, na kahit di dapat bawiin ang amnestiya nitong si Trillanes, nabawi dahil panahon mo. Kasi gusto mo, Rodrigo Duterte. Sana balikan ka ni Antonio Trillanes. Kung ano man yung appropriate na kaso na pwedeng gawin sa'yo, sana talaga balikan ka. Okay, tuloy natin. Ano agency in government can go head to head with the president sa bagay na yan? So sinusuppress yan. Kung sinabi ko sa inyo noong as early as hindi pa ang presidente, noong presidente mas lang. Sinusuppress. Ano ka ng teteng na yan? Meron tayong freedom of information. Sa tingin ninyo, mga tol, kung totoo ang sinasabi nila Maharlika, makikita at makikita yan ng publiko sa records ng ating Philippine Drug Enforcement Agency. Pero sinertify na nga eh. Kanino ka maniniwala? Sa isang ahensya na merong basihan sa batas o dito sa isang sinungaling na tao na kapag ka nagsasalita, akala mo totoo na kagad ang sinasabi para sa mga DD sheets. Pero lahat halos kasinungalingan. Talo ko nakita. I saw it again. But yung dito sa Davao. I saw it again. Dito ah. Wala namang katotohanan ito. Sinasabi ni Rodrigo Duterte. Pero for the sake of arguments, makikita natin na walang kwentang pangulo ito. Pagkakaibigan pala, kahit lumalabag sa batas, okay lang. Kasi nakita niya na raw eh.
Di ba? Nakita niya nung mayor siya, nakita niya raw nung pangulo siya. Pero may ginawa ba siya? Wala. Kasi kaibigan niya ang mga Marcos. Pero hindi ko sinasabing totoo yun, ha? Yung pagiging drug addict ng Pangulong Bongbong Marcos, kasinungalingan po yun. Ang sinasabi lang natin ngayon dito, si Rodrigo Duterte, walang kwentang pangulo ito. Kasi pagkakaibigan niya, okay lang. Pagka hindi niya kaibigan, patay ka. Kaya pala yung Peter Lim, na sinabi ng Philippine Drug Enforcement Agency, Director General niya pa ang nagsabi nun, na ito ay drug lord, hindi man lang hinuli. Hindi niya man lang pinangalanan, unwars, nakalabas ng Pilipinas nang hindi po nalalaban ng mga Pilipino. Because, alam mo, ano talaga ako sa droga, pinakita nila na si Marcos nandoon. Hindi ko binigyan ng importansya. Ang sinabi ko lang sa kanila, trabaho lang kayo. Huwag na ninyo akong isali na lalabas na personal kong... Mayor ka lang? Ipapakita sa iyo ng Philippine Drug Enforcement Agency yung listahan ng mga nasa illegal na droga? National scale? Sino ka ba? Eh, mayor ka lang that time. Pero sa totoo lang, hindi ka naman mayor noon. Ang mayor noon, si Sara Duterte. Ano yung kasinungalingan nito? Personal ako magalit kay Marcos. I do not need it. But when I was president, I was already looking at the yung full the full story of yung pagka adik ni Marco. Kaya lang naman, ma'am, sabi ko, sana hinuli na lang nila noon. Naku, nang titingnan niyo, sana hinuli. Sa tingin niyo, kung totoo yan, palalagpasin niyo ng Aquino administration? Ha? Huwag niyong gawing tanga. Ang mga majority ng Pilipino, kung nagagawa niyong tanga, ang mga didisits, kami huwag. Sasabihin ninyo, magpa-drug test para magkaalaman na. Nagpa-drug test na nga ang Pangulo nung panahon ng halalan. Paniwalang-paniwala pa nga kayo noon, mga didisits. Di ba? Paniwalang-paniwala kayo noon, mga didisits, kasi magkakampi pa tayo noon. Tapos ngayon, sasabihin ninyo, magpa-drug test na naman. Kahit magpa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos, hindi kayo maniniwala, mga didisits. Kaya wag niyo nang sabihin na magpa-drug test pa dahil wala namang katotohanan ang pinagsasabi ng totoong adik. Ito si Rodrigo Duterte ang totoong adik. Gumagamit ng marijuana. Inamin niya 'yan. Gumagamit ng fentanyl, a highly addictive drugs. Oh. Saka sa tingin niyo mga tol, kung pupuntahan po natin yung itsura ni Pangulong Bongbong Marcos during the time. Panahon ng sinasabi nila na nagda-drugs daw po itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ayun ako, mouse, makisama ka. Bakit ayaw mo makisama? Ito ha, puntahan natin yung video dito sa senior ni Sir Benji Contreras. Ito naman ay makikita po ninyo sa YT ng ating Pangulo at sa mga video clippings on news clippings ng mainstream media. Ito, may ganito bang uri ng adik? Tingnan nyo naman ng Pangulong Bongbong Marcos dito. Ito yung panahon na sinasabi nila, partikular sa pinapakalat na kasinungalingan ni Claire Eden Contreras, na si Pangulong Bongbong Marcos with Maricel Soriano sa kanyang condominium. Kasi yun yung condominium, Rockwell eh. Taga doon si Maricel eh. Eh gumagamit daw po ng cocaine. Eh nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos sa Senado. Saka tingnan nyo nga ang itsura nito. Mas adik pang tingnan si Baste Duterte. Nak nang teteng, hindi pala mas adik tingnan dahil hindi naman adik si Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos tayo nito, let's say court adjourns at 7, they will have to work all night so that to be prepared for the next morning. So I don't know if that is actually physically possible, but it is really just an effort to find a way. Maybe, hopefully, try to finish before the
15 break that starts on March 23. Napag-usapan na namin, kahit gawin natin 9 to 6, 9 to 7, whatever. Tingnan nyo naman ang itsura ni Pangulong Bongbong Marcos dito, napaka-pogi. Di ba? Pagkumparahin nyo nga yung itsura ni Baste Duterte doon sa isang video. Pakita ko naman sa inyo yung video na yon ni Baste Duterte. O, ito ha. Yung kanina, tandaan nyo yung itsura ni Pangulong Bongbong Marcos ha. Kung sino talaga ang mukhang addict sa kanila. Nak ng teting na yun. Oh. Ay, congratulations dito oh. Sa top 1 ng Academy PNPA. Naging estudyante ko ito. Galing. Number 1 sa Philippine National Police Academy. Congratulations sa iyo, ha, Ma'am Maria Camille C. Cabasis. Naging estudyante ko ito sa review ng Criminologist Licensure Examination. After niyang makapasa sa board examination, eh, pumasok sa Philippine National Police Academy class 2024. At siya ngayon ang number 1. Top 1 din, di ba? Galing, ano? Oh, ito naman yung video nitong si Duterte. Ha, puntahan natin yung video na yun nitong si Baste Duterte. Nasa nababanda yon? Bakit hindi ko na makita? Ito. Di ba? Oh. Nakikita nyo to? Ikumpara nyo nga doon sa itsura ni Pangulong Bongbong Marcos. Nak ng teting na yan. Oh, sino ngayon ang adik? Balik tayo rito. Pagkamali ko lang rin kasi mayor lang ako, yung unang nakita ko. Sana nung na-presidente ako. Pero wala na yon, yung unit, wala na sa mga. So siguro sa Pasig River na, hindi pa natin magalaw yan dyan. Ako, I firmly believe, with all honesty, hindi naman sa akin generated by my personal ay ayaw ko sa kanya. Kaibigan ko yan si Presidente. Ayun nga ang mahirap pala sa'yo. Ano, ganitong uri ng Pangulo ba? Ang ninanais ninyo kapag kakaibigan, papaboran, walang ganon. Ha? Dapat pantay-pantay. Pero hindi ko sinasabing adik si Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Hindi totoo ang sinasabi nitong si Rodrigo Duterte. Pero ganon ang lumalabas sa kanyang mga sinasabi. Na kapag kakaibigan, okay lang sa kanya. Kaya pala, kung babalikan natin yung isang kasama sa mutiny nitong si Antonio Trillanes, eh, ang daming kapalpakan na ginawa sa gobyerno. Si Nicanor Paeldon. Itinalaga niya ito bilang Bureau of Custom Chief. Nagkaroon ng kontrobersiya sa custom dahil po doon sa napakalaking halaga ng illegal na droga na nakapasok na hindi nalalaman ng custom. Akala natin si Bak na talaga, pero hindi. Nilipat lamang sa Bureau of Corrections. Tapos gumawa na naman po doon ng kapalpakan. Nak ng teting. Nire-recycle. Kasi kaibigan, ganong uri ng Pangulo, itong si Rodrigo Duterte. Kaya yung mga bitter ngayon na hindi nakaposisyon sa gobyerno at walang napapala sa kasalukuyang gobyerno na dating ang laki ng nakukuha o kung ano man napapala sa gobyerno noong mga panahong iyon, katulad nitong si Lorraine Badoy, eh, napakaingay nila. Sira sila ng sira ngayon sa ating kasalukuyang gobyerno. Kasi ganun ang nangyayari pala noon. Kapag ka malapit ka kay Rodrigo Duterte, makikinabang ka. Kapag ka malapit ka, kaibigan ka, kahit gumawa ka ng mali, ipagtatanggol ka. Ganun pala. Yon ang katotohanan sa mga sinasabi ngayon itong si Rodrigo Duterte. Gusto ko nga protektahan noon. May ano kasi... Rabo naman yan. Everybody's doing it. Kaya yung sinabi ko sa mga ano, parang ano lang na okay, sige, trabaho yan lang ninyo, trabaho ninyo. Not really a specific order na you try to huliin. Kasi walang kwenta. Yun lang ang masasabi natin dito. Ganitong uri ng leader ang gusto ninyo?
kapag kakaibigan, kahit gumawa ka ng mali, pagtatakpan ka. Kaya pala si Apollo Kibuloy, umabuso ng umabuso dahil pinagtatakpan nitong si Rodrigo Duterte. At hindi nyo maikakailayan doon sa vlog ni Attorney Clear Castro kung saan ito palang si Apollo Kibuloy ay sinampahan ng kaso sa paglabag sa isang batas na may kaugnayan sa agrarian, na may pagkakakulong. Pero ano ang sinabi ni Rodrigo Duterte? Huwag kang pumayag. Pinagtanggol niya. At ano ang nangyari sa kaso? Nawala. Na parang bula. Oh. Tapos, nung inirereklamo si Apollo Kibuloy sa panahon mo, ano ginawa ng prosecutor? Ibinasura ka agad. Inakyat sa Department of Justice Secretary, tinulugan lang ng administrasyon mo. Tapos, sasabihin nyo ngayon, binubuhay? Walang binubuhay dahil hindi naman natapos yung kaso. Tinulugan ng administrasyon ninyo dahil kaibigan ninyo ang involved. Yun ang katotohanan. In short, mga tol, mapang-abuso na leader itong si Rodrigo Duterte. Kaya sana sa mga darating na panahon, wag na po tayong magboboto pa ng mga ganitong uri ng leader. Higit sa lahat, ang pamilya Duterte, wag na po natin bigyan ng pagkakataon pa na makabalik o makaupo pa sa national position. Tama na, huli na si Sara Duterte. Ako, tingin ko, hindi na talaga mananalo si Sara Duterte, mga tol. Yan lang ang fearless forecast ko. Hindi na magiging presidente itong si Sara Duterte. Dahil nakita na po, namulat na ang taong bayan sa katotohanan sa ngayon na kapag ka Duterte, walang kwenta sa panunungkulan sa gobyerno.